Ito yung lababo namin, guys. Plyboard siya, laminated na plyboard. Gagawin na natin siyang simento, popormahan natin, guys. Tapos doon kami naghuhugas, guys. Doon kami naghuhugas ng plato. Ngayon, gagawa tayo ng sink na simento lang din. Hindi na tayo bibili ng stainless, no? Kasi wala naman tayong pambili. Tapos yung lababo natin, guys, pupuruhan na lang natin para medyo makinis, no? Hindi mahirap maglinis. Kasi wala pa tayong pang tiles. Pero kung itatiles natin siya, titiktikin na lang natin. Pero ngayon, purong simento lang muna siya, no? Pati yung sink natin, simento na lang din. Hindi na tayo bibili ng kitchen sink na stainless. Linisin muna natin to, guys, para makapagporma na tayo dito. Kukunin muna natin yung height ng lababo natin, guys. 80 cm yung kukunin ko dito. Pero kung gusto nyong 85, pwede rin naman yan, no? 85, 90, 75, nasa inyo yan kung saan kayo komportable. Tapos siguraduhin yung magle-level kayo, guys, ng porma nyo, no? Kung may level hose kayo, pwede rin naman gamitin yan.
Ayan, tapos na yung forma ng lababo natin, guys. Nabakalan ko na rin siya. Pwede na siyang buhusan, no? Pag maglalagay kayo ng bakal, guys, mas maganda ibaon nyo sa pader, no? Pero iaangat nyo na siya. Lagyan nyo siya ng space para di siya dikit sa ano natin sa forma, no? Para di lilitaw sa baba. Mas matibay kasi pag nakabaon yan, guys. Yan, nakabaon lahat yan. Tapos dito sa gitna, nilagyan ko lang ng spacer, guys. Ito, bato. Yan, mga bato lang nilagay ko. Para umangat siya, no? Tapos itong sink, guys. Pag gagawa kayo ng sink, huwag kayong magpo-forma ng diretso doon. Huwag yung lalagyan doon kasi maiipit siya ng halo. Di na siya matatanggal, no? Tapos, yung lalim naman ito, kung pwede, 8 inches, 6, o kaya 6 inches, di baling malalim siya, pwede nyo pa siyang babawan kung gusto nyong mababaw. Lagyan nyo lang yung ulit ng halo sa floor niya, no? Para aangat siya. Pero pag mababaw kasi yung nagawa nyo, ang remedyo nun, guys, kung gusto nyo laliman, gigibain siya, no? So, mas maganda pa rin na mas malalim siya para pag gusto nyo babawan, may remedyo siya. Hindi siya mahirap i-remedyo, no? Dito naman, guys, yung kahoy ko doon, pinalitan ko, pinutulan ko kasi magkakaroon tayo dito ng asintada. Kasi mahaba tong lababo natin, no? Kaya nilagyan ko siya ng asintada dito. Pwede sana dalawa. Pero kaya naman siguro ng isa. Lalagyan ko siya ng tuko dito. Asintadahin muna natin tapos bubuhusan na natin yan, guys. Ayan, nabuhusan na natin siya, guys, no?
antayin lang natin matuyo ng konti, tapos pupuruhan natin yung ibabaw, no, para makinis. Tapos tatanggalin na natin tong forma niya sa gilid, no, para maayos natin, medyo bibilugin natin yung kanto niyan. Tsaka yan tatanggalin na natin para maayos din natin, no. Nilagyan ko siya ng floor drain para maganda. Mahaba kasi yung kutsara ko, guys, no. Mahirap siyang ayusin, kaya kakamain lang natin. Pero saglit lang naman 'to. Tumatama kasi yung handle ng kutsara natin sa gilid. Pag magkakamay kayo ng halo, guys, ng simento, huwag yung patatagalin, no. Magugas agad kayo. Kasi masusugatan na yun.